ganda ng puyit niya. Ang ganda. Sino may bigay niyan sa'yo? Sina? Si Daddy? Apo! Kuya? Yes. Kuya? Oh! Sweet, guys. Kuya? Merry Christmas, everyone. Say. Kuya? Say it tayo. Happy birthday, Mama? Jesus. Mama? You say first, happy birthday, Jesus. Mama? Yes, you say happy birthday, Jesus. So yun guys, punta kami ng park. Pakadating lang nila ni Dad. 4 o'clock. Pasko ngayon. Yes, Pasko. And yung mga bata ay papasyal lang namin sa park. Maglalaro sila para naman ma-enjoy nila ang Christmas. Diga, bebe. Say yes po, mama. Ang cute nila. And doon na rin kami mag-dinner. Order lang kami ng food sa Jollibee. Ewan ko kung bibigyan ako ni Daddy ng pizza. Sabi ko sa Daddy, gusto ko ng pizza. Pero, let's see. I want the pizza. Also? Yeah, I want the cheesy crust. Okay, so... And, gumawa ako ng fruit salad. Pero mamaya ko na ipapakita sa inyo kanina. Ang dami kong ginawa kanina. As in, sobrang busy ko. And hindi na ako nakaluto ng pang-ulam. Dapat magluluto ako ng kalderetang chicken. Kasi hindi ko na talaga nagawa siya, guys. Para kasing ang katawan ko ay dahil ako ay kulang sa tulog. Maaga kasi nagising si Nene. Nagising na siya kanina umaga tapos nagising na rin siya. Nagising siya ng umaga nung umalis si Daddy and then natulog kami. Tapos siguro isang oras lang yung tulog niya. Tapos ako, wala akong isang oras. Inuubos ko kasi yung video na nakasave sa cellphone ko dahil sila ay ang aking cellphone ay memory full na. Diga, bibe? So, yan. And kailangan kong ubusin gawa. Magre-read kami. So, more videos. Yeah. Oh, sorry, bebe. So, see you there na lang, guys. Bye! Say bye! Kicha! Kicha! Drive-thru lang kami ng food. What do you want, Ayla? What do you want nga? French fries? What else? Oh! Lato-lato mo, Ayla! Jollibee! Hello! We're here! Medyo nagtagal kami sa pagbili ng pizza. But anyway, we're here na. At medyo madilim. So, ito yung park. Malapit lang sa bahay. Ito yung pinupuntahan namin nung, yan o, yung old house namin. Yan. Tapos, meron na silang pailaw na ganyan. Kaya mamaya mag-picture tayo. Don't remove the... Oh my gosh, Ayla. This is our food. Later, babe. Mapicture. The other one, babe. Wow! Ha? Madami din ang pearl. Parang mas madami. Magkano yung isang ganyan? Dito may lagay isang pizza, kuya. It's cold, Ayla! Ala, may magpadya ako. Ito rin yun. Ang hot! Yeah! Go sit down, Ayla. Sit. Sit. Yeah! We'll eat. For Aya. For Aya. For this for Ayla. Wait, Ayla, I will give you. This is your plate. This one is your plate and that's for Kuya. Okay. Meron pa kaming fruit salad. Picture muna tayo. Ayla, look at Mama! Daddy! Ang cute. Inuupakan na namin yung fruit salad na ginawa ko. Medyo madilim, guys, kasi ito lang yung ilaw dito. Tapos yan. Kami lang ni Daddy ang tao dito kasi yung dalawa nadudo na, naglalaro na sila. So, upakan natin itong fruit salad habang yung mga bata ay naglalaro. Dami namin nakain, gutom na gutom kami. Nabuksan ni Ayla. Yun.
Binubuksan ni Ayla, oh. Ayla, mapapagalitan ka. Ha! No, baby, no, 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 no. No. Do you want? Do you want? Say daddy. Daddy. Humihingi ng pera kasi sasakay din daw siya. So excited, Ayla. Get your shoes. Wear your shoes. Hindi pwedeng walang shoes. Okay. Budol. Sa kanyang daddy. Go. No, no, no. Oh, pay it, Ayla. Pay. Yon, Ayla. It's on front, back, right, left. It's on brake, P-brake. Brake? Yes. Ayla, are you sure? Are you ready, Ayla? Ako magko-control. Look, hindi ako marunong magmanaobra. Oh. Ayla, hold tight, Ayla! Ibigay sa kanyang daddy siya. Wow, Ayla! Go, dali! Bahay na kami! Bahay na kami! Bahay na kami! Say, dali! Haligaling sa inyo. Meron? Why? Aha? Meron? Hala. Anong meron dyan? Ayla, look! Ayla! Look, Ayla. Go there, babe. Ha? Oh, say muna. Merry Christmas! Wait, I think this is you. No, say! I know you're writing. Ayla, say! Thank you! Very good! Wow! How much? 500. Wow! Oh! Ano sasabihin nyo kay Santa? Go! Thank you, Santa! Oh, go! Ayla, what you will say? Thank you, Santa! Kiss your daddy, mommy! Thank you, Santa! Thank you, Santa! Okay, sorry. Baba, ano nakapasok dito sa Santa? Ha? Bigay mo muna, haya mo muna. Ano nakalagay sa sobre? Ano nakalagay sa ganun? To I love Merry Christmas. Stay cute okay. And sweet. Oh, sa iyo. From Santa. Hindi mo binasa yung letter mo. Yes, here. To Abby, Merry Christmas. Continue to be a good friends to the world. Buy what you want. Ano? Buy what you want. Wow! Sabi ni Santa? Mayo. Oh! You will say that to Santa. What you will say to Santa? Thank you, Santa. Mayo. Huh? Is that Ayla? Yeah. Yung kay Santa. Merry Christmas, everyone. Merry Christmas, everyone. Look here. Merry Christmas, everyone. And thank you, Mommy. Hmm. It's not for Mommy. Very good. Look at that. Just kidding. Mm. I'm going to buy Prime. Hello guys. So today is December 26 and tapos na yung Christmas, pero Merry Christmas again everyone. So sa Pilipinas, nakita ko sa FB ang sasaya, sobrang saya ng Pasko sa Pinas. Pero dito, normal day, pero si Kuya Adi nga kahapon, share ko lang bago ako mag-quick haul ng mga pinamili namin this few weeks. Si Adi kahapon is umiyak. Nagising ako na naiyak. Tinanong ko siya bakit siya naiyak.
yun nga, parang nalungkot siya sa Pasko kasi ang daddy niya may work. Tapos ako, tulog pa. Tapos nagising siya ng, kasi every Christmas, nasasanay siya na. Nasanay siya ng may nare-receive kahit isang regalo man lang na from Santa. So, kagahapon, wala. Wala siyang nakita sa Christmas tree na mga regalo. So, nalungkot siya kasi nga sabi niya, ito na yung Christmas. Tapos nakapag FB pa siya, nakita niya yung mga nasa FB, ang sasaya. So, kaya kahapon lumabas kami and then this haul, baka ituksok ko na lang doon sa celebration ng Christmas namin kahapon. And ito palang mga pinamili namin, disclaimer ha. Hindi kami maluho, hindi kami palaging namimili. Siguro ito nga, ito talaga yung first time na nakabili kami ng ganitong item. As meron kasi ditong iba na sobrang mahal talaga. Pero, sa original price, kung bibilin mo siya in original price, mahal talaga. But, dahil nga naka 50 to 75% ang ibang store, so, inavail na namin ni Daddy Russell. Hindi lahat ng item is sale, kumbaga, selected items lang. Pero yung mga selected is nagustuhan din namin. Tapos, these things ay gagamitin pupunta namin ng Riyadh. Magbabakasyon pa si kami ng 2-3 days and 2 nights sa Riyadh. So, from here is 5 hours yung travel. And nung kasing last year dapat magre-ticket kami pero hindi natuloy gawa, maliit pa si Nene. So ngayon 2.5 na si Ayla, medyo okay. Mama! Yes, very good Ayla. So let's do a quick haul. This one is from Red Tag. So ito ay naka 70% off din pero yung mga item na iba is hindi naman lahat 70%, 50, 40, and so first is eyelash shoes. Diba ang ganda? This one is from 37. Diba? Say hi guys! Yes, this is eyelash shoes. Diba? 20 reals na lang siya. It's okay na ilago doon yan. Parang sa pera natin is kulang-kulang 300 lang. And ang ganda niya kasi light lang siya. Tapos, mahilig kasi sa ilang mag-fashion-fashion. Wait lang, Ayla. Go there muna, Ayla. And then this one, kay Kuya Ading sombrero or hat or cup is 20 din. I don't know what is the original. Ay, 29 yung original price. And then, 20 lang namin nabili. Kaya din kami pumunta ng Red Tag is wala ng jacket si Kuya Adi. So, sa Red daw ay medyo malamig kaysa dito. Kaya, kaya nag-avail kami ng jacket ni Kuya Adi. So, ito naman jacket na to is magagamit din naman niya next year. Malaki na to, pang 13 to 14 years old na yung sukat niya. Para ilang taon niyang magamit. Ako. Kasi kailangan talaga dito ng jacket dahil dito ay may winter. May taglamig. Kailan na papasukat yung sapatos. Go there na. Gising na si Kuya Ate. Hindi ako makatapos ng haul ko. Go there, my friend. Saraduhin. Nagkuhaul lang mo. Go there to Kuya. Lock mo daw siya. Go to Kuya na. Close the door. So, ito yung jacket ni Kuya Ate. Ang ganda-ganda nito. Gustong-gusto ko. Si Kuya Ate nakakita nito. Gusto niya ito. Ito ay extra large. So, from 89 to down to 50. Diba? 50-57. Hi! O, diba? Ang kulya. Tapos, ito pa yung isang jacket. Kuya Adi. Extra large din siya. Yan. White here. Ito yung mga uso ngayon eh. Sit down here to mama. Ito yung mga uso ngayon. Yung may ganyan oh. Yung white. Tapos
ano ba tawag dito? Para siyang, hindi ko alam kung ano tawag sa mga jacket na mini tote bag. So, ito is from 95 to 60. O, diba? Mami. And then, dito mga palang mga hinohol kong to. Baka after na lang na mag-read kami. O, ipublish. So, baka makita nyo na na nasuot natin sa inyo. And, this one. Bonnet. From 27 to 20. Diba? Tapos ito kay Ayla. Same lang din ng kay Ayla. Basta same din ng kay Ayla. Ito yata yung price ng kay Ayla. Yeah, from 42 to 32. Pa 23% to. So, yung lahat ng kay Kuya Ali. What? Ito si Ayla. Parang malate pa yung kay Ayla. O, diba? Ang ganda ni Ayla. Ang ganda niya. Ang ganda ni Ayla. Nakabonet mo si Ayla. Tapos, ito ay from Pure Cardine. Cardine daw basa doon, hindi Cardine. Cardine. Iwan ko. Basta yun. Pure Cardine. Ito naman, itong item na ito is from Paris. Kaya naira siya ng mga balman. Kasi yung store dito is parang meron ding mga tindang balman sa store niya ito. Dito sa Jubail, pero doon sa iba, merong separate store ang balman and ang Pure Cardine. Doon sa una namin pinuntahan, nung nagdamang kami. So yan, inavail ni Daddy Russell itong polo shirt. Yan. Na ang mura-mura. Ang ganda. From 220 to 60 na lang. Mami Jan. Ang mura ko. Binili ni Kuya para sa binili ni Daddy para sa kanya and para kay Kuya Adi. Ito pa lang kay Daddy and then ito yung kay Kuya Adi. Kasi kasi ito kay Kuya Adi. So naka pam father and son sila. Dadamit. Hindi ko na sabihin sa inyo ang price nito ha. Pero as in sobrang mura niya and kung bibilhin mo siya ng original price, Meron. Medyo mahal. And then, oops. Ito. Ang ganda-ganda nito. Yan, kay Daddy Russell. Bumili siya ng dalawa nito. Kaya isa nito, itong design na ito. And, where is the other one? And then, this one. Ang ganda-ganda din. O, diba? Siya na talaga. Long sleeve. So, this is it. Alam nyo kung bibili niyo siya talaga ng yung hindi nyo antay ng sale. Ay. Hi. Talaga naman. First the other one. So, this one. Bago yung buksan mo yung balman. Pero alam ko nakita niyo na gawa ni Ayla. So, this is it. Ito naman ay para sa akin. So, hiwalay ito. Ito, kung isa, binili namin dito sa Jubail. Tapos, ito naman is sa The Mom. For Cardin din. Yan. Yan yung tatakbo. The church shoes. So, this is it. The revealing of my bag. This is my first time na magbabag ako ng mahal. Meron naman akong isa na Michael Kors. Yun din yung last na pinakamahal ko, Michael. Kasi hindi naman ako fan ng bag. As in, hindi ako fan ng bag. Ang gusto ko lang, pinabili lang to sa akin ni Daddy Russell kapag ka may special occasion, kapag ka, pero pwede din siya na hindi special occasion. And dalawa yung pwede niyang paggamitan, no? Yung pang-forma and then pagka special occasion. This is it, guys. Diba? Ganda! And then, kaya lang din ako bumili dito sa Pure Cardine. Gawa. Cardine kasi siya, pero Cardine daw basa dito. Correct me ha, if I'm wrong. So, kaya din ako bumili dito ng bag. Gawa. Ilang years na yun? Mama. Parang 2018 or 17. Diregaluhan ko si Daddy Russell ng wallet na ganito kasi nakasave din dati.
So, niregaluhan ko siya. And until now, same lang. Walang pagbabago, walang chip, walang dent na makikita sa wallet niya. Kahit everyday niyang ginagamit yun. Kasi sobrang tibay. Kaya sabi sa akin ni Daddy Russell, grab mo na yan, Inig. Kasi nga, alam ko, ang leather ng Pierre Cardin, sabi ni Daddy Russell, talagang napakatibay. Okay, baby, wait, I will show it. Hindi ko na napakita sa inyo. And then may kasama siyang strap na medyo makabat. Wait lang, wait. O, oh, diba, this one, ganyan lang siya. Tapos ang laki ng loob niya. O, oh, this one na, for you na. And then kapag ka-formal, dito yung strap, and then kapag ka-formal, para lang siyang envelope. Pero ang ganda niya, ang light niya, tapos basta agad na ganda niya. And then yung amoy niya is ang bango. And then dako tayo dito kay Daddy Russell na Balmain. So nung nasa store kami ng Balmain store, dapat bibili din ako, pero walang size ng gusto kong jacket. And ito lang yung available na, ito lang din yung gusto ko, pero kay Daddy Russell, binigay ko na lang. Kasi unisex naman. Binigay ko kay Daddy, sabi ko nga kay Daddy. Yes, binigay na sa akin. Thank you, Ada. Sabi nga niya sa akin, gusto daw, kung gusto ko daw, akin na lang, pero hindi. Sabi ko, mas deserve mo yung mga ganyan. And hindi naman ako fan na, hindi ako fan ng damit na magsusuot ako ng medyo mahal na damit. Kasi nga, yung mga sinusuot ko ng mga branded na damit, yung iba, is bigay lang din ng kapatid ko from Japan. But original siya, pero kung bibili ako, siguro bibili ako kung meron kaming kumbaga, mas ilalaan ko siya sa ibang bagay kaysa bumili ako ng mga ganun. Kasi, wala lang, hinayang din ako. And hindi naman din, wala din ako trabaho para makaporma ng ganun. And, which is, at saka hindi ko siya personality. Mas gusto ko pang iporma yung mga damit na kahit hindi siya branded, pero comfortable naman akong suot. And this is it from... Ito nakuha namin from Balmain. So, hindi ko na rin isasabihin sa inyo ang price niya. Hindi ba? Ang ganda. May nakasulat siya dito sa baba na Balmain. And then dito sa tabihan, Balmain, Paris. And first time lang din ni Daddy Russell na magdamit na. Pero bumalik kami nung sa Damam. May Balmain store doon. Sabi sa akin ni Daddy Russell, kuha ka ng isa para twinning tayo. Pero sabi ko nga sa kanya, wag na dad kasi okay na ako dito sa Pure Garden na bag. Tama na. Okay na tayo doon. Kota na tayo. At least, meron na. Diba? Tapos sabi ko nga sa kanya, kung bibili ako, siguro, pag kailangan, kailangan na lang. And sabi ko nga sa kanya, siguro mag-avail lang ako sa Shein or sa anything na store na may mga damit na. Kasi gusto ko pa yun na kung ano yung trending na damit. Yun ang mabili ko. Kahit hindi siya high-end, hindi siya branded, okay lang. At least sabay ako sa trend. Pero hindi naman palagi. Kung baga, kung mura lang yun, bibili ako. Basta, if it's mura lang, hindi man tayo mayaman, guys. And... Pakita ko na yung Balmain. Ang ganda-ganda nito. Kulay black. Tapos, ang ganda-ganda. Basta sobrang ganda-ganda ako. Sabi naman ni Daddy Russell, kung gusto mo gamitin, gamitin mo. Kasi kulay black na ko. Pero, ano natin. And, bumili kami ng shoes ni Daddy na hindi naman nakaplan. Yes. Hindi ko nakaplan. But, gusto ko. Itong shoes na to is pang lalaki daw, sabi ni Daddy Russell. Pero, kasya sa akin. And this is it, guys. O, diba? Naka-New Balance tayo na. Hindi siya yung uso ngayon. Yung, anong tawag mo? Hindi yung kagaya na kay Daddy Russell na nabili niya. Ito kasi New Balance 574. But I like the color. I like
kung gaano siya kakumpi sa paa ko. And yung size is tugman-tugma lang sa akin, 5.5. As in, hindi masikip, hindi maluag. So, yan guys. Ganda-ganda. Ito ay more than how many percent ang sale? More than 50%. Oh, parang mga 60% off ko. So, hindi ka nag-shake. Oh, sige, sabihin ko na yun. Ito is from 559 to 220. Wow! Pag-usap ang price ng shoes ko. Pero dito kay Daddy Rasen, hindi ko sabihin. Kasi medyo... Ay! Mas mura po kay Daddy! From 700, sabihin ko na pala. Diba? So from 729 to 270. O, diba? Biruin nyo, 500 ang na-less niya. And then, nakauso siya. Nakauso siya. Naka 327. Ayan, o. Oh. Diba rin ngayon yung uso? Pero yung kulay niya. Ito rin yung gustong-gusto niyang kulay. Yes. Kulay blue and red. Gusto niya ito kasi hindi madumihin yung kulay. Ito yung matagal niya sinusukat doon na hindi nga sale, hindi niya ma-avail-avail. Hanggang sa nakita namin, tapos this is the only one sizes na lang na natitira. Ito na lang yung, sabi ko nga, alam mo para sa iyo yan. Kasi nung nakabili kami ng sapatos, ay, kami din yung last customer. Nagsarado na sila, pumilit lang kami pumasok. Ay, pinagbigyan naman kami. So, para talaga to sa amin. Para kay Daddy, para sa amin. So, yun lang. Tapos, meron akong in-order sa Shein na sweatpants lang. Jogging pants para pang Riyadh ko kasi wala akong panglamig. Pero sana nga dumating na. Dahil 2 days na lang, alis na kami. And then, lahat ng ito ay ipapakul. Yes! Okay, here. Oh, ganda natin! Lahat ng to is ipapak na namin para naka-ready na ako and bukas is pahinga na. So, yun guys. Nung pala lang tinatapos and disclaimer lang, hindi to pangmamayabang ha. Gusto ko lang siyang i-haul. Gusto ko lang siyang isama as a part of my vlog na okay. Nung palang taon na yun is nakapag-abili kami ng ganun. And yun nga, sabi ko nga, ito lang yung first time na nag-avail kami ng ganito. Kasi kahit si Daddy Russell, hindi kami fan ng mamahaling bag or mga mamahaling damit. O ano yung mura, yun yung binibili namin. So, yun guys. And siguro kung kukumputin mo siya, baka ang laki ng, sobrang laki ng natipid namin as in. Say hi, babay muna. Bye-bye. Okay, guys. Goodbye. At ako ulit na ni Ayla. Goodbye. Bye. Goodbye, everyone. Don't forget to say it muna. Subscribe. Don't forget. Like. Like. And share.